magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-urag. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mr. Urag. Ngayong araw na ito, mga ka-urag, tayo po ay magluluto ng isang special na tinatawag po nating goto. Pero kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, don't forget to press subscribe, like, share nyo po ito sa inyong mga kaibigan at i-click nyo po ang notification bell, hanapin nyo po yung all para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga bagong video. So wag na po natin patagalin pa, mga kaurag, simulan na po natin ang pagluluto ng goto. Ito po ang kanyang mga ingredients. Okay, mga kaurag, ang una nating gagawin, syempre palalambutin muna natin yung bituka ng baka. Syempre para matanggal yung lansa niya, and at the same time para lumambot talaga siya. So, ang gagawin natin, dalawang beses natin siyang pakukuluan. So, itatapon natin yung pinagkuluan nito mamaya. Yan. Yan, okay mga kaurag, so kunin na natin muna yung ating pinalambot ng bituka ng baka. Yan, tapos itatapon natin yung sabaw nito ng pinagkuluan. So kung papansin nyo, malambot na siya. Ang purpose kung bakit dalawang beses, para mawala lalo yung lansa at lumambot ng gusto. Ayan. So ito na, mga kaurag, pakukuluan natin siya sa pangalawang pagkakataon, no? Ayan. Okay, para lumambot at matanggal yung lansa niya. Ngayon yung pinagkuluan nito, mga kaurag, huwag nyo itatapon, talaga gagamitin natin siyang pinakasabaw ng ating goto. Ayan, of course, syempre, magpapakulo na tayo, mga kaurag, ng bigas, no? Para lumambot siya. Ayan. At lalagyan natin siya mamaya ng mga ingredients niya pa. Of course, gagawa tayo ng pinaka-topping siya, mga kaurag. So, ang gagawin natin, magpa-fry tayo ng garlic, no? Yung kalahati, mga kaurag, ng fried garlic ay gagamitin natin for toppings mamaya. Tapos yung kalahati nito, ilalagay natin doon sa ating pinalambot na bigas, no? Sa ating goto. Yan. Yan. No? So again, sa paglalagay ng mantika, huwag masyado, no? Para hindi masyado mamantika yung ating kinakain. Yan, no? Yun. Ito yung ating pan-toppings at the same time yung kalahati pwede natin ihalo. Okay, mga kaurag, tinanggal ko na yung sinet aside ko na yung ibang fry garlic, no? Okay, magigisa na tayo. Of course, lagay na natin yung ating luya o yung ating ginger. Yung mga igigisa natin nito, mga kaurag, ilalagay natin yan mamaya doon sa ating pinalambot na bigas o doon sa ating nilulutong goto, no? Ayan. Okay. So, isunod na rin natin yung sibuyas. Ayan. So, ganito lang to kasimple, mga kaurag, no? Sa pagluluto ng goto, no? Ayan. Okay. So, ayan, mga kaurag, okay na yan, no? Ilagay na natin siya sa ating, ayan, pinakulo ang bigas. Ayan. Okay, mga kaurag, sandali lang, no? Okay, yan. So, ilalagay na natin lahat dito, lahat ng ating mga ginisang sibuyas, garlic, at saka yung luya.
Iahalo lang natin siya dyan, mga kaurag. So, haluin natin. Yan. Haluin lang natin ng ganito para mag-mix lahat ng kanyang mga ingredients, no? So, mapapansin niyo, mga kaurag, no, yung ating bigas ay malambot na. Yan. So, yan na siya, mga kaurag, no? Ilalagay na natin dyan, mga kaurag, yung ating ano. Maglagay muna tayo ng asin, no? Yung asin. Yung iba patis, mga kaurag, nilalagay. Pero ako, mas prepared ko kasi yung asin, no? Again, tansyahan lang, ha? Huwag masyadong madami para hindi umalat yung ating goto. Yan, so malapot na siya, mga kaurag, no? Kung mapapansin nyo, malapot na talaga yung ating goto, no? Yan. Tapos ilagay na natin dyan yung ating sa flour, yung kasugba, kung tawagin. Ang purpose yan, mga kaurag, iyan yung naglalagay ng kulay sa ating goto. Dagdag aroma, flavor din, at the same time, no? Pero ang purpose talaga niyan ay pandagdag ng kulay. Ayan. Tapos, naglagay na rin tayo ng paminta, no? Black pepper. Yun. So, halu-haluin lang natin, no? So, ayan, mga kaurag, no? So, malambot na yung ating rice. So, lumalapot na rin siya. Okay. So, ilalagay na natin dito, mga kaurag. Ito, napapansin nyo, nilagay ko yung pinakasabaw ng ating pinagkuluan kanina. And at the same time, yung ating bituka ng baka. Na hiniwa-hiwa ko na siya, mga kaurag. So, yan. Yun. So, lalo talagang lalasa at sasarap yung ating goto, no? Masarap yan. Yan. So, kailangan lang natin ito, mga kaurag, na medyo hinahalo-halo talaga natin, no? Add na rin natin, mga kaurag, yung ating onion spring, no? Yan, maglagay tayo ng onion spring, no? Yan. Okay. So, halo-haloin natin para hindi mamuo yung kanin sa ilalim, no? Yung pinaka, ano niya, kasi mamumuo yan, kailangan talagang halo-haloin siya. Okay. Yan. So, sarap niyan, mga kaurag. Ito na yung ating goto. Okay. So, kung mapapansin nyo, lumalapot na siya, mga kaurag. Ano? Yan. Okay. Maya-maya lang konti, mga kaurag, ay pwede na natin yung serve, no? So, ganyan lang kasimple, mga kaurag, sa pagluluto ng goto, no? Napakadali lang. Lalo ngayon, maganda yan kainin dahil malamig ang panahon. Yan. So, mga kaurag, ito okay na to. So, okay, mga kaurag, luto na yung ating goto, no? Pwede na tong iserve. Yan. Okay na yung mga kaurag, luto na. Okay, mga kaurag, ready for plating na po tayo. Ito na po ang ating special na goto. Again, sa lahat po ng mga kaurag ko na laging nanonood ng aking mga ina-upload na mga video, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga bago pa lamang dyan at hindi ko pa kaurag, baka naman, don't forget to press subscribe, like, at ishare nyo po ang video ito sa inyong mga kaibigan at i-click nyo po ang notification bell. Hanapin nyo po ang all para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga bagong video. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-iwan ng inyong mga komento. Again, sa lahat ng mga kaurag ko, maraming salamat po. Don't forget to subscribe my channel, Mr. Urag. Okay, mga kaurag, ito na po ang ating special na goto. Ano pang hinihintay nyo? Halika, kain na po tayo! Salamat po. Again, mga kaurag, stay safe po at God bless us all. Thank you so much. Sarap niyan. Special na goto. Salamat po.